What's up, Doc Mike? Today's topic for July 30, 2020, the detailed roadmap, part 2, BBLC, box, or contain, and break, or neutralize, the liabilities of COVID-19 at the barangay level. Leader News Philippines interview with CAPMEZ Chairman Dr. Mike Aragon regarding the original concept of CAPMEZ Reverse Hamlet COVID-19 program at the barangay. The crucial key to delay, control, and stop the rapid spread of COVID-19 infections in the Philippines. Tulad po ng aking ipinangako, mga kaibigan, pag-uusapan po natin yung nakakaintrigang sinasabing ultimate formula to end this COVID-19 pandemic, mga kaibigan, sa ating bansa. Nasa linya na po natin ang Chairman of the Board ng Clean Air Philippines Movement Incorporated, and I'm referring to Dr. Mike Aragon. Mike, magandang hapon po. Welcome sa ating palatuntunang Kamang Asero sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Good afternoon, Errol. Thank you for this opportunity para marinig yung puso ng mga organisasyon natin under the Clean Air Philippines Movement. It's our pleasure, Doc Mike. Naiintriga ako sa sinasabi mong the reverse Hamlet strategy na tingin mo ay yan ang tanging solusyon para matugunan natin ang problema sa pandemic sa ating bansa. Can you explain it to our viewers, please? Apo, Errol. First of all, gusto ko lang i-clarify kasi may mga friends tayo nagtatanong, sabi nila, di ba mga environmentalist kayo? Nandun kayo sa air pollution and all these things, no? Yeah. Bakit kayo nakikialam sa COVID problem? The answer there is, of course, lahat ng Pilipino dapat makialam. Right. Okay. And number two, ang more specific na sagot dyan, bakit nandito kami? Apo. Because science has already shown that the virus, the COVID virus, is in the air. And Clean Air Philippines movement would like and is pushing for a clean and safe, ibig sabihin na COVID-free, safe air to breathe for everybody. Okay? Mm-hmm. That having been said, ano na natin, idiretso na natin yung proposal po namin. Yeah. That we actually did by formally writing a letter of appeal to our president, mm-hmm. President Rodrigo Duterte. Apo. Okay, and we have also talked to different government leaders, apo, especially sa legislative side, mm-mm, because we would like to do this on a more permanent basis, no? Anong ibig naming sabihin? Okay, if we really want to win the war against this COVID-19 pandemic. Paano ba? Siyempre, kailangan natin magkaroon ng vaccine. Given na yan. Right now, medyo malayo yan. But there is a thing that we can probably do while we're waiting for that elusive vaccine to come. No? And paano yan? Ibaba natin yung laban sa isang lugar na tayo yung may total control. Mm-hmm. In other words, kung makikipag-away tayo, makikipag-gera tayo, we have to choose our battlefield. Yung battlefield kasi, importante yan whether we win or lose. Kung yung battlefield na inaaway natin, dihado tayo, malamang hindi tayo magiging successful dyan. Right. But you know what? At this point in time, in our fight against COVID, medyo maswerte pa rin tayo eh. Because we have the choice kung saan natin ilaban ito. Ngayon, ito po yung gusto namin iparating sa government natin, no? Na magkaroon tayo ng sustainable, real, doable choice kung saan natin ilatag yung mga strategies natin para puksain natin itong COVID virus. Uh-oh, and that is in the barangay.
Paano bang gagawin na Doc Mike in layman's terms? Sige, yun muna ang yun muna yung muna ng real picture. In layman's term, apo. Ang sinasabi natin, magkaroon tayo ng isang comprehensive, inclusive program na naka-design for the barangay. Yeah. People inside the barangay to do it, no? Mm-hmm. Hindi yung mga taga-labas. Hindi yung mga taga-national level. Mm. It should be initiated within, and it has to be implemented from within. Mm-hmm. Based on the volunteerism at saka yung determination na mga tao mm-hmm. na nakatira sa barangay. Mm-hmm. To be very specific para medyo klaro. Yeah. Ano bang gagawin? Isa-cite ko yung example yung example sa way back. Kasi ngayon, Doc Mike, ganito, specific lang tayo. Right now, ang ginagawa ng gobyerno, sabi i-quarantine tayo, restrictions, stay at home. Pero ang mga tao naman, kailangan pa rin mabuhay. So, maraming lumalabas, maliban po doon sa maraming pera. Tama po yan, Errol. No? Kasi at this point in time, yeah. We also have to think about the economic life of the country. Right, right. Mabubuhay nga tayo in terms of our life. Of course, prime yan yung buhay natin. Yeah. But baka mamamatay rin tayo sa gutom. Tama ka. Mm. Mm. Now, ang proposal namin po apo. Is a happy compromise between being alive, no? Mm. Mm. And yung economic life natin. Mm-hmm. So we can have both the best of both worlds by putting up a very effective program sa barangay. And what is that? Ano yan, Doc? This program is actually based sa tinatawag natin na military hamlet. Oo, yung sinasabi mo ngang reverse hamlet reverse strategy. Lang siya. Oo, reverse lang. Oo. Paano ba yan? Kasi itong military hamlet na in-implement nila during the Vietnam War in the 1950s and the 1960s. Opo. Palpak ito because of so many factors, no? Mm. But it doesn't mean that yung principle behind the concept or the philosophy behind this particular military hamlet palpak rin. Mm. Ang palpak yung implementation ang concept is still sound and solid. Okay. Now what is this principle that the Vietnam War model military hamlet is based on? Two words. Basically, ang kailangan natin is pacification by prosperity. Ibig sabihin, if you want to do something, you do it, no? You implement your, halimbawa, if you want peace and order, you want control of COVID, no? Mm-mm. You do it by empowering people to voluntarily move into action. Oh, because bigyan mo sila ng motibo. Mm-hmm. Ang question kasi dito palagi sa atin is, okay, Mr. Government, you want us to stay at home. Mm. And observe minimum healthcare standard. Yes. Ang tanong po ng tao sa barangay, anong sa akin dyan? Yeah. If I will decide to stay at home, anong mapapala ko? Paano kami mabubuhay? Paano kami mabubuhay? Yeah. Mabubuhay nga kami kasi hindi kami infected sa virus because nagtatago kami sa loob ng bahay. Yeah. Mamamatay kami sa gutom kasi wala kaming hanap buhay. So, ang sinasabi mo, may tugon dyan yung reverse hamlet strategy. Exactly. That's the point. No. So, paano yan? Ang prinsipyo dyan is to empower the barangay and the people inside the barangay by giving them benefits, programs, activities, support, no? So that they will become capable
to steer the direction of their lives. Hmm. Alam mo ang problema ng barangay napaka-complicated. Uh-huh. But ang common ang problema sa barangay natin basically mm-mm. to be very honest no Errol mm-mm. is poverty. Mm-mm. 80% 70 to 80% of our people nasa poverty line or below poverty line. Oh. Mm-mm. So ito po yung sinasabi ni Presidente during his SONA, medyo hindi lang masyado nabigyan ng diin. Ang sinasabi niya, he is into the concept of a barangay development program. So the president was talking about empowering mm-mm. the barangay towards a particular goal. Mm-mm. Development and anti-insurgency, and most important na medyo hindi masyadong na-day-in doon sa zona ni Presidente is yung laban natin sa COVID. That is right. That is right. Marami siyang binanggit, ano? Mga programa siya ganito, programa siya ganon. But wala pong head-on solution when it comes to the COVID pandemic. Actually, meron. Ang problema lang, nagkaroon ng problema si Presidente sa tingin ko doon sa visual prompter niya. Di ba nagre-reklamo siya na hindi niya makikita, hindi niya mababasa. Ang naintindihan ko, Doc, doon na medyo maliwanag ay... Hello, Doc? Saglit ha. We were talking about... yung mga government response na dapat gawin po sa COVID-19 pandemic na binanggit ng Pangulong Duterte. Doc Mike, one of the very notable na sinabi niya, nagmakaawa siya, nakiusap siya kay Chinese President Xi Jinping para sa bakuna, no? So, we all agree, kailangan ng bakuna. But in the meantime, na wala pa ang bakuna, may sinasabi... We can do something. We can do something. Yun ang sinasabi mo, no? So, kasi exactly. Kasi nga, dalawang nag-uumpugang issue ito. The health issue and the economic issue. So, correct. Nalilito dito ang gobyerno. Diba? Gustong pigilan ang tao na lumabas para mapigilan ang transmission. But they are also eager to open up the economy so that the economy will be reinvigorated again. So correct. So nalilito. So paano ngayon ang actually sundan ko yung sinasabi ni Presidente ng SONA na hindi lang talaga na tuloy na udlot. Mm-mm. And he was already discussing barangay development program. Okay. So when you talk about barangay development program, holistic ito. All aspects in a human life, in a Filipino human life, is there within the barangay. Dapat. And ang bottom line na sinasabi lang ni Presidente doon, he wants to have a solid program based on a development program para maiangat natin ang mga problema natin sa barangay. Magandang pagkakataon ito, Doc Mike. May statement kayo ng Malacanang, the president will announce something big, a big change sa response by tomorrow. So, sana itong pinag-uusapan natin, makatch up ito ng Malacanang, makatch up ito ng IITF, makatch up ito ng lahat ng malapit sa Pangulo. At ma-discuss ito sa Pangulo. Go ahead, Doc Mike. Ano yung mga sinasabi mong solusyon? Ito po yung marinig po yung maliit na boses ng mga organisasyon natin. Yeah. Ang basic lang sinasabi natin, kailangan magkaroon tayo ng isang inclusive program based on the barangay. And how do we do it? Paano itong program? This is a prosperity program. Kasi ang gagawin natin, i-empower natin, i-transform natin yung isang barangay para magiging isang lean fighting machine to neutralize COVID-19.
sa level ng barangay para kaya nila ikahon ang infection or spread an infection within their level para hindi na kumalat. Right. Now, ang question dito, this is easier said than done. Yes, yes. Kasi paano mo gawin na isang fighting lean machine ang isang barangay? Mm. Kung yung barangay mahirap. Yeah. That's kung yung barangay kulang ng pasilidad. Yeah. Kung yung barangay does not really have the academic, the mental yeah. knowledge yeah. on preparing their own program towards this particular goal. Oh. Kaya babalik tayo doon sa philosophy ng tinatawag nilang Hamleting. The philosophy is based on fighting insurgency at that time sa Vietnam by using prosperity as the prime ingredient. Ibig sabihin, kung gusto mo gamitin yung isang barangay, palakasin mo yung tuhod ng barangay na yan. Buhusan mo siya ng resources, buhusan mo siya ng people that can help them, educate them, bibigyan mo siya ng technique, bibigyan mo siya ng lahat, no? Para itong barangay, pag naging malakas na yung tuhod nila, kaya na nilang puksain itong COVID-19 virus. Because the only way for us to do this is ikahon natin isa-isa sa bawat barangay itong problema ng spreading or infection ng virus habang wala pa tayong bakuna. Ang sinasabi mo, Doc Mike, ganito, no? Mapipigilan ang pag-spread ng virus kung ang mga taga-barangay mananatili na lang sa kanilang barangay. And for them... Hindi lang po yung mananatili, no? For them to stay in their barangay at hindi na po labas ng labas at ma-expose sa virus, we actually, have to have something. Ang sinasabi natin, the word is manatili, pero we have to qualify yung stay, no? Yeah. We would like to qualify that at they work. They should yes, work. Hindi lang sila mag-stay na walang ginagawa. Bibigyan natin sila ng mga aktibidades. Right. Livelihood, self-development, pwede nga entertainment, libreng mga movies or whatever, no? Yeah. In other words, it is a holistic approach na katulad niyan, we are building an armed forces. So kailangan muna ang mga sundalo, yung mga kadete natin na maraming mga development program. I-training. So that when the real war comes, no? Qualified sila I-training. To win the yeah. war. Yeah, they have to be trained, they have to be skilled, they have to be, empowered. Yun ang sinasabi mong empowerment. And the word here, the operant word here, is prosperity programs. Maganda yan. Ito mga prosperity programs, available na lahat yan. Mm-mm. From the private sector, yeah. from the government sector. Yeah. Nakakalat lang yan eh. Yeah. I'll give you an example, Errol, no? Gusto natin kumain ng isang masarap na menu. Mm-mm. Ang tawag natin gourmet chop suey. Wow, sarap. Okay. Sarap. So anong mga ingrediente ng chop suey? Mm-mm. Merong sibuyas, merong kung ano-ano dyan, etc. So itong mga ingrediente, nakakalat lang yan. It's all there. Yeah. All the government needs to do is to cook. May recipe na tayo. Cook it para makain ng bayan yung masarap na chop suey na pag yan nangyari makukontrol natin, madidelay natin yung rapid spread ng virus at the barangay level para hindi kumalat while we're waiting for the vaccine. Yeah. Kasi pag kumalat ito, ang mangyayari, mauubusan tayo ng mga beds sa hospital natin. Yung healthcare system ng bansa Mm-mm. will overheat, no? Ma-overwhelm, Mm-mm. basically. And once ma-overwhelmed ito, maraming mamamatay because of the fact na
Sino ang gagamot sa kanila? Saan sila pupunta? Diba? So, the secret is for government to identify first the program. Na-identify na nila eh. Aside from the vaccine, anong program? Mandatory minimal health standards. Stay at home, wear face mask, social distancing, washing of hands, etc., etc. Nandiyan na yan. Nagkakaroon tayo ng problema sa pagpapasunod, no? Actually, in all honesty, in fairness sa mga Pilipino, apo. Masunurin ang Pilipino eh. Agree ako. Dyan. 70 to 80, even 90% of Filipinos wear face mask. Totoo. Sumusunod sila sa sinasabi ng gobyerno. Yeah. Ang problema, yung medyo matigas na ulo na 10%, yun yung magiging problema. You know why? Because you don't need 90% or 80% to spread the virus. You only need 1% of your population to spread the virus and kalat ito sa buong Pilipinas. Kaya napaka-critical ng role talaga ng isang barangay. Sa ngayon, ang nangyayari ngayon, medyo habang inaayos ng gobyerno natin yung programa, and we honestly believe that through the leadership of President Duterte, talagang inaayos niya. Inaayos niya. Sabi ko nga sa iyo, ulitin ko, he was already beginning to talk sa zona niya about barangay development programs. So yun na yung direksyon eh. Yun yung tamang direksyon eh. Nagkaroon lang ng technical difficulties doon siguro sa prompter niya na distract si presidente. Pero we believe that if government will focus on the barangay as the last battleground, we will win the war. We will control the war. We will make sure na pag tama ang programa and na-implement ito from within the barangay. No? Ibig sabihin, hindi yung dinidiktahan mo yung taga-barangay. Ang prime mover dito are the barangay people, hindi yung mga outsider. Ang mga outsider dito, support service lang. Oh, kasi, you know what? Ang outsider, hindi nakatira sa barangay eh. Pwede tayo magpadala ng tangke de guerra, ng armed forces people. They will stay there, police, for 1, 2, or 3 hours, no? Eh, mga tao sa barangay, matatakot, di magtatago sa loob ng bahay. After 2 to 3 hours, aalis yung mga tangke de guerra and all these armed friendly forces natin. Lalabas ulit yung mga tao at saka business as usual ulit. Magsasabong, inuman, kung ano-anong gagawin, no? Actually, yung mga sinasabing matigas ang ulo, kunti lang po yan na Doc Mike, ang medyo critical point na dapat solusyonan talaga kung paano magiging ma-harmonize yung habang tayo'y umiiwas na magkaroon ng transmission ay equally mabubuhay din tayo physically. So, correct. Ang sinasabi niyo po, itong reverse Hamlet strategy, i-contain sa barangay pero lagyan ng lahat ng elemento. No? Exactly. Lahat ng elemento, hanap buhay, trabaho, edukasyon, at lahat ng kailangan para wala nang rason na para tayong mga langgam, takbo rito, takbo roon, hanap dito, hanap roon ng kinakailangan. Kaya nagkakaroon ng parang kaguluhan na kailangan na lumabas tayo, kailangan pumunta tayo doon dahil may gusto kang makuha, may kailangan kang gawin. But in your strategy, you are saying na pwede nating labanan ito sa barangay kung ganito ang gagawin natin. Now, question. Pwede ba tayong mag-sample na kagad yan because time is very, very important? Correct ka dyan, Erol. As a matter of fact, come August 1,
we're expecting the president to announce something status, quarantine status ng bansa natin. Apo. This is a very crucial time na kung talagang gusto natin i-test itong idea, apo, dapat i-adapt na natin. Right. Whether gusto ng presidente ibalik siya sa modified ECQ, i-maintain ulit yung current status sa enter ng GCQ, yeah, or ibaba yan, no? It doesn't matter, no? Yeah. Because ang importante, ma-feel natin yung vacuum, mm-hmm, yung tinatawag natin na roadmap. Apo. Kailangan natin magkaroon ng definite roadmap yung gobyerno on how to defeat COVID infection in the barangay. So ngayon, medyo malungkot pa kasi wala pa siyang institutionalized na program, yeah, on this particular thing. Ito sana, Errol, yung hinahabol namin in the past few days, pero hindi tayo masyadong siniswerte. Kasi we are talking to friends natin na mga senador. Apo. Eh, humihingi tayo ng tulong kung pwede nila i-include ito sa Bayanihan 2, yung recover as one law, yeah, na I think inaprobana nila today, hindi lang tayo nakabot. Yung strategy, yung tinatawag natin na barangay strategy. Uh-oh. Kasi once it's already part of that law, the government will definitely comply. Kaya nga po. O kung ilagay mo yung dyan sa batas na the government should set a comprehensive barangay level program on Apo. This particular thing to fight ganyan. Apo. Naka-checklist na yan. Tapos na yung problema natin. Hmm. Hindi na natin kailangan magdaldal dito sa ere. Yeah. And you know, like a voice in the wilderness, no? Mm-hmm. Because naka-specify na sa batas. And ang executive department natin will just implement the law. Hindi lang tayo masyadong naswerte na tayahabol natin. But anyway, ang importante dito, we will still try to do it. Yeah, no? Please. We'll try to do it. Kasi ang importante dito, Doc Mike, maintindihan ito ng mga decision makers, maniwala sila. Kasi pag hindi nila ito pinaniwalaan, walang mangyayari po dito sa pinag-uusapan natin. Correct. The idea is very simple. Yeah. Anong gusto nating gawin? Mm. Gawin nating army ang taga-barangay. Mm-mm. In other words, army na cost-oriented army. Mm-mm. Hindi yung army na mercenary, gagalaw lang kung may bayad. Mm. In other words, army na cost-oriented, willing mamatay because naniniwala sila at nakamahal nila yung bayan. Mm. Okay. That's the first Once we have that, no, it should be army coming from within the barangay. Yung mga nakatira doon sa barangay, basically, no? So, but if we want this army to be successful, kailangan suportahan natin. I-training natin sila. Bibigyan natin sila ng uniform. Bibigyan natin sila ng baril. Bibigyan natin sila ng pagkain. Bibigyan natin sila ng know-how. Ibig sabihin, itong army na ito, palakasin natin yung tuhod nila. So that pag all-out offensive na tayo, napuksain na natin yung COVID virus, capable and able, lean machine na siya para maayos, no? I'm sure. And the way to do it is a program, inclusive, comprehensive, na ang tema ng mga programa is prosperity. Ipoprosper mo yung isang tao. Ipoprosper mo siya sa spiritual life niya, ipoprosper mo siya sa scientific life niya, sa knowledge niya, sa mental, sa psychosocial, na para itong tao will be qualified to become a warrior to fight the COVID virus, no? So once an individual member of the barangay is already qualified, pag dugtungin mo sila, kung ilan sila dyan, 1,000, 2,000, then, the barangay has the qualification already to fight the virus. All right. Doc Mike, Yes. as I was saying,
importanteng maintindihan ito ng mga nagdedesisyon, yung mga nag-uutos sa gobyerno, kasi kung wala, hindi ito mapakinggan, hindi ito ma-consider, eh sino ba naman tayong dalawa? Di po ba, Doc Mike? Opo. So, sige po, ang programa natin, actually, pinanonood po ito sa Malacanang. Ang programa natin, pinanonood ito sa DILG. Pinanonood ito ng mga ma-impluensyang tao, Doc Mike. Meron ka po bang... We are appealing to our friends in Malacanang. Please, go ahead. DILG. At least to listen. Hindi sila kailangan maniwala kagad. Listen muna sila, pakinggan nila yung sinasabi natin, then they can do their due diligence to check kung ito mga sinasabi natin merong basis, no? Once na makita nila na medyo there's something to what we're saying, ito po yung commitment ng private sector. We will 100% support in any way we can a program initiated by the Philippine government on this idea of ours of fighting the war based on the barangay level using the modified Vietnam war model na hamleting, no? But hindi po hamleting ang sinasabi natin. Kaya nga sinasabi natin, modified in reverse. Baliktad po, baliktad. But the basic common denominator here is how do we use and do this particular action or effect that we're designing. We use prosperity. We pacify the enemy. We make sure that people will comply by giving them an incentive. Prosper them, give them programs para lumakas yung tuhod nila, para kusang loob mismo, sila na mismo ang gumawa, no? So it is not a shame campaign, hindi tayo magsishame, walang public shaming dito. Ang sinasabi natin is, instead na i-public shame natin ng mga tao, apo, bibigyan natin ng konsensya. Lahat ng tao, simula sa pamilya niya, sa mga kasama niya sa barangay, kukonsensyahin siya na pag hindi ka sumunod sa mga sinasabi ng gobyerno on the minimum health standards, maraming mamamatay. So it's a positive thing. Positive thing na gusto natin. Tama po. Alright. Doc Mike, maraming salamat po sa wisdom na yan at we appreciate so much all those ideas na sana po ay ganun din ang dating sa mga nasa taas, ano, na sila po ang nagpapatupad ng mga polisiya. At sana po ay makakita po tayo ng liwanag dito po sa dilim ng pandemic na kinakaharap po nating lahat, Doc Mike. Salamat po. Ang appeal namin sa gobyerno natin, let's fight and defeat COVID infection at the barangay level. Maraming salamat, Doc Mike Aragon, ang chairman ng Clean Air Philippines Movement Incorporated. Doc Mike, thank you so much for your time.